Sa videong ito ay ating pag-uusapan kung gaano nga ba kayaman at kamaimpluwensya ang pamilya ng asawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Totoo nga ba na ang pamilya nila ay nagmamay-ari ng malawak na lupain sa bansa? At kung pagmamay-ari nga ba nila ang Araneta Coliseum? At higit sa lahat, magkadugo nga ba sila ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal? Para sa kaalaman ng lahat na mula pa noong 19th century, ay talagang mayaman na ang pamilyang Araneta. Subalit nang ipinanganak itong si Amado Araneta at dahil rin sa kanyang talino sa pagnenegosyo ay dito na nga nagsimulang makilala at mas yumaman ang pamilyang Araneta. Lalo na noong makuha niya ang halos 35 hectares na lupa sa Quezon City noon at dito na nga itinayo ang nooy world largest indoor arena na walang iba kundi ang Araneta Coliseum. Mayroong tatlong anak si Amado Araneta. Ito ay sila Lourdes Araneta, George Araneta na siyang sumunod sa kanyang ama bilang president at CEO ng Araneta Group at si Judy Araneta na napangasawa si Hernando Rojas na anak ng dating Pangulong Manuel L. Rojas at isa nga sa mga anak ni na Judy Araneta at Hernando Rojas ay ang dating senador na si Mar Rojas. Kaya naman ngayon ay atin pang mas kilalanin ang pamilya at asawa ng ating Pangulo na si Luis Araneta Marcos. Si Luis Liza Cacho Araneta Marcos ay ipinanganak noong August 29, 1959 at siya ay namuhay na mas pribadong buhay bago tumakbo sa pagkapangulo ang kanyang mister na si Bongbong Marcos. Bihira lamang siyang lumahok sa mga panayam sa media o di kaya ay magpakita sa harap ng kamera. Nagturo naman siya ng abogasya sa iba't ibang universidad sa Pilipinas tulad ng Mariano Marcos State University, St. Louis University, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, Northwestern University, at Far Eastern University. At siya ang kauna-unahang abogado na naging first lady ng ating bansa. Nagtapos siya sa Ateneo de Manila University School of Law noong 1985. Ngunit bago iyon ay nag-aral muna siya ng interdisciplinary studies mula 1977 hanggang 1981 sa kaparehong kolehiyo. Nagtrabaho si Liza bilang isang associate sa dalawang law firm sa Manhattan habang kumukuha ng master's sa criminal procedure sa New York University noong 1989. Bumalik siya sa Pilipinas noong 1990 at sumali sa Borja Medialdea, Atabelo Guevara and Serapio bilang isang senior associate hanggang 1995. Noong 2006 naman ay tinatag niya ang MOST o Marcos Ochoa Serapio and Tan Law Firm kasama sina dating Executive Secretary Paquito Ochoa, Edward Serapio at Joseph Tan. Naging founding partner ito noong September 2006 hanggang February 2019. Bukod sa pagkakaroon ng kaugnayan sa pamilyang Marcos, konektado rin siya sa pamilya Araneta. Ang ama ni Liza ay ang Filipino basketball Olympian na si Manuel Manolet Ledesma Araneta Jr. na anak ni na Manuel S. Araneta at Rosario Ledesma na lumahok sa 1948 Summer Olympics sa London. Siya ay isang player ng University of San Agustin sa Iloilo bago sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Kalaunan ay naglaro pa siya para sa Mapua Institute of Technology, Far Eastern University, at di nagtagal sa De La Salle University. Sumikat siya sa kanyang karera sa ilalim ng Philippine Airlines noong 1947 nang siya ay hiranging MVP ng Manila Industrial Commercial Athletic Association. Nagtapos si Manolet Araneta ng Commerce Degree sa La Salle at kalaunan ay nag-aral ng Agrikultura sa UP Los Baños. Maraming kapatid si Liza at kabilang dito sina Maria Susan, Maria Teresa, Jesus Manuel, Maria Cecil, Maria Christine, Maria Yvonne at Jesus Martin. Lumilitaw si Liza sa family tree ng mga Araneta bilang bahagi ng ikawalong henerasyong apo ni Don Jose de Araneta na mula sa Espanya na dumating sa Pilipinas at namatay sa Mindanao noong 1746. Si Manolet ay pinsan ni Judy Araneta Rojas na ina ng dating senador na si Mar Rojas. Nanirahan ang pamilya ni Liza sa Cubao kung saan matatagpuan ang mansyon ng pamilya ni Mar. Kaya naman napapabalita noon na sina Liza at Mar ay malapit sa isa't isa. Malapit din ang kaugnayan ni Liza kay Jose Y. Yulo na dating speaker ng Kamara
isang punong mahistrado ng Korte Suprema at isang kalihim ng gabinete na ikinasal sa lola ni Liza na si Cecilia S. Araneta. Ang dating Miss International na si Stella Marquez ay kamag-anak din niya dahil ito ang asawa ng unang pinsan ng kanyang papa na si George Araneta. Ang dating unang ginoo naman na si Mike Arroyo ay kanyang fifth cousin. Si Gemma Guerrero Cruz na dating Miss International at Tourism Secretary at apo ng kapatid ni Dr. Jose Rizal ay ikinasal kay Antonio Tony Pet Araneta na fifth cousin din ni Liza. Ibig sabihin si Liza at Dr. Jose Rizal ay hindi magkadugo. Siya naman ay sixth cousin ni Greggy Araneta na asawa ng kapatid ni President Bongbong Marcos na si Irene Marcos. Si Jose Concepcion III na presidente at CEO ng RFM Corporation ay kasama rin sa listahan ng kanyang mga kamag-anakan. Ang lolo naman ni Joey sa ina na si Salvador Araneta na mula sa malaking angkan ni Liza ay naging miyembro naman ng 1971 Constitutional Convention at bahagi rin ng 1933 CONCON. Nagsilbi si Salvador Araneta bilang Secretary of Economic Coordination sa ilalim ni Pangulong Elpidio Quirino, Secretary of Agriculture sa ilalim ni Pangulong Ramon Magsaysay at miyembro ng National Economic Council. Itinatag niya kasama ang kanyang asawa na si Victoria Lopez de Araneta, ang Araneta Institute of Agriculture na kalaunan ay naging De La Salle Araneta University. At heto ang unang pribadong paaralang pang-agrikultura pagkatapos ng World War II. Pinagkalooban niya ang universidad ng 1/6 ng kanyang personal na yaman at ginawa itong foundation. Itinatag din nila ang Far Eastern Air Transport Incorporated o FIATI. Ito ang unang airline sa Pilipinas na bumabiyahe sa rutang Iloilo, Manila, Hong Kong. Nagpa siya ang mga Araneta na isara ang airline. Ngunit pinagtibay ang pangalan nito bilang bahagi ng isang paaralang itinatag nila noong March 6, 1946 at pinangalan ng FIATI Institute of Technology o FIATI University. Sinimula naman niya ang industry ng harina o RFM Corporation, soybean extraction o Republic Soya, pagawaan ng mga dekuryenteng motor o FIATI Industries, animal feeds o AIA feed mills at animal vaccines. Siya rin ang co-founder ng NEPA o National Economic Protectionism Association, PRRM o Philippine Rural Reconstruction Movement at ang White Cross na isang bahay ampunan. First cousin din ni Liza si Jeric Soriano, ang ama ng filmmaker na si Paul Soriano na anak ng yumaong veteranong aktor na si Nestor de Villa. Ang unang Araneta Family Grand Reunion naman ay naganap noong November 1993 sa Iloilo City. Ang mga nagsidalo ay nanggaling pa sa iba't ibang bahagi ng bansa at iisa lamang ang kanilang pakay sa pagpunta sa Iloilo. At ito ay ang dumalo at makisali sa Granding Reunion na ito. Nakitang dumalo naman sa pagtitipon ng mga anak ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na sina Congressman Bongbong Marcos kasama ang asawang si Liza Araneta at ang kanyang kapatid na si Irene Marcos, kasama naman ang asawang negosyante na si Greggy Araneta. Nabalitang naging matagumpay ang kauna-unahang Araneta Family Grand Reunion sa Iloilo City. At ito ay isang hindi malilimutang pagsasama ng pamilyang Araneta. Sa kabila ng pagiging First Lady, ipinagpatuloy pa rin ni Liza ang kanyang pagtuturo. At noong August 2022, mas pinili niyang magturo ng criminal law bilang part-time sa West Visayas State University sa Iloilo, kung saan ang probinsya ng kanyang ama. Ano naman ang masasabi mo sa video ito? Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Paki-like na rin ang video kapag ito ay iyong nagustuhan. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.